Nabangga ng kotse na yan ng sinusundang tricycle sa Legazpi City. Nagpagulong-gulong ang tricycle hanggat masalpok ang delivery van. Nalaglag ang mag-asawang pasahero ng tricycle at nasagasaan ng van. Patay ang babae habang kritikal ang kanyang mister. Tumakas ang driver ng kotse. Sumuko siya 3 araw matapos ang insidente. Hindi daw siya agad nagpakita dahil sa takot. Samantala, sumalpok sa bus ang kotseng sumakop sa lane nito sa Agoo, La Union. Base sa imbestigasyon, posibleng nakatulog ang driver ng kotse. Isinugod siya sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Tigtas naman ang driver ng bus at ang mga pasahero nito. Kritikal ang isang batang babae matapos daw mahulog mula sa sofa. Pero duda rito ang mga kaanak ng bata. May report si Mark Salazar. Lunes ng umaga, humingi ng tulong sa barangay ang isang lalaki. Nahulog daw sa sofa ang 2 taong gulang niyang anak-anakan at nawala ng malay. Kinabukasan, nagpa-blatter ang lola ng bata sa Violence Against Women and Their Children o VAWCI desk ng barangay. Ang sabi kasi sinaktan, allegedly lang po. Pinuntahan sa ospital ng VAWCI at ilang opisyal ng barangay ang ina ng bata. Sa salaysay ng ina, wala raw siya sa bahay nang mahulog umano sa sofa ang anak. Tumawag lang daw sa kanya ang kinakasama para sabihin ang nangyari. Nag-send daw ito ng picture na okay na ang bata, bandang 10:30 ng umaga. Pero alauna, nag-chat ang kinakasama para sabihin isinugod na sa ospital ang anak niya. Itinanggi ng amain sa VAWCI na sinaktan niya ang bata. Pinuntahan namin siya sa inuupahang bahay pero ang kanyang ina ang humarap sa amin. Tingin naman ang tiyahi ng bata. Pwede rin magtaklang sa sofa. Hindi po yun gano'ng kagrabe ang hangyayari sa bata. Kasi yung pagsigunan siya niya, may malaking patapos siya kumapapasin sa galiran na parang siyang pinuwersa. Iba raw ang kwento ng ina ng bata sa VAWCI at sa pamilya ng biological father. Tinanong ko po sa kanya, abi ko, kung yun ay nahulog lang sa sofa, bakit maraming pasa? Ang sagot po niya sa akin ay, siya daw po may gawa ng pasa, pinalo daw niya. Kung yan ay pinalo, hindi yung ganon. Yung pagkakapasa niya parang mga puro. Kakasuhan daw ng tiyahin at ng biological father ang nanay ng bata at kanyang kinakasama. Oras na makuha ang resulta ng medical examination. Sinisikap naming makuha ang panig ng ina ng bata na nagbabantay sa ICU at nakapatay ang telepono. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May flu-like symptoms sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, pinayuhan sila ng kanilang doktor na magpahinga at uminom ng gamot. Stable naman ang kondisyon ng dalawa. Kansilado muna ang mga appointment ng Pangulo sa mga susunod na araw, kabilang ang presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, PUCAS. Nanggaling ng Germany at Czech Republic ang Pangulo at First Lady noong nakaraang linggo. Sinabuya ng asido ang isang volunteer lady guard sa Las Piñas na naging dahilan para hindi siya makakita ngayon. May report si June Veneracion. Palakad-lakad habang may kinakausap sa cellphone ang lalaking ito sa isang subdivision sa Las Piñas noong March 14. Matapos ang ilang minuto, lumapit ang lalaki sa guardhouse. Saka nagsaboy ng likido sa isang babae. Tumakbo ang lalaki habang napatalon ang babae habang hawak ang mata. Asido pala ang sinaboy sa kanya. Volunteer lady guard ang biktimang si Sarah Jane San Jose. Nahapdi po yung mata ko. Bigla po siyang nag-blackout. Hindi po ako masyadong makahinga ng maayos kasi parang nasunog po yun sa loob ng ilong po. Hindi siya makakita ngayon at nagpapagaling sa ospital. Hindi sigurado si Sarah Jane kung sino ang nagsaboy ng asido. Pero may nakasagutan daw siyang lalaki noong March 13 dahil labas-pasok ito sa subdivision. Sabi ko sa kanya, sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo. Sabi niya sa akin, sir, pag mo ko kailangan kita, taga rito lang ako. Sabi ko, kaya ka nga po namin, sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala. Malay, dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, mag-anday ka, babalikan kita. Patuloy na nag-iimbestiga ang Las Piñas City Police. Dumadaing at nagre-reklamo rin ang mga kasamahang security volunteer ng biktima sa pagbabantay daw sa subdivision, samut-saring harassment ang inaabot nila.
August 2023, nang masaksak sa balikat si Maricor habang naka-roving duty. Sa tinagal ko rito, ayoko po kasi madahanas lahat pa nila, iniisa-isa, okay na yung sa akin. Last na to. Madalas daw silang napagbabalingan ng mga nakikiraan sa subdivision. Kailan naman na mabigyan po ng ustisya yung kasama namin na binuhusan ng asido. Masakit din po yung sabi nyo. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's official, Madlang Kapuso. Simula April 6, mapapanood na rin sa main channel ng GMA Network ang noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime. May report si Aubrey Carampel. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap ngayong hapon sa mismong bakuran ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA 7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. There was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure. We are very proud, very happy to have it showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN. Kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigba, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA. Iba. We are humbled and grateful. Thank you very much. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humaharurot ang mga motorsiklong yan sa Cotabato City. Maya-maya pa, dumauslos ang isa na nakahagip na pala ng isang bata. Ayon sa hepe ng Cotabato City Public Safety Office, gustong unahan ng nakabunggong rider ang kanyang kasama nang mawala ng balanse. Nabalian ng buto sa kamay at hita ang 10 taong gulang na biktima. Sugatan at nasa ospital ang rider na isa ring menor de edad. Inimbestigahan kung may pagpapabaya ang cat pound sa isang barangay sa Cavite kung saan may pusang kumain daw ng kapwa pusa. May report si Darlene Kai. Ay, Diyos ko Lord! Hindi na makatarungan yan! Kari-mari-mari mang dinatnan ni Yvette Mayo sa cat pound ng barangay San Jose sa Dasmariñas, Cavite. Ang dalawang pusa, halos kalansay na lang matapos kainin ng mga kapwa pusa. Patay na rin ng isa pang pusa. Ah, may sakit na itong isa. Ang kanilang tubig ay punong-puno ng dumi. Ang pakay lang dapat ni Yvette noon, tumulong sa paghahanap ng nawawalang pusa ng kanyang kaibigan. Parang hindi na pumaalis sa isip ko yung mga buto. Kung kumakain na ng everyday, hindi kayang kakain ng dalawang cats. Nabutot balat na. Nakiusap siya sa barangay na kukunin ng mga pusa para dalhin sa shelter. Pero pinakawalan daw ang 20 pusa kinabukasan.
giit ng barangay, 2 beses daw sa isang araw nilang pinakakain ng mga pusa. Posible raw na nag-away ang 3 pusa kaya namatay. Hindi naman po talaga naming mababantayan 24 oras. So, pag nung napansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Duda ang Philippine Animal Welfare Society. Pwede it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. Ang mga causes ng cannibalism, pwedeng stress-related yan o pwedeng may aggressive behavior, no? Hindi yan automatically na dahil nagugutom. Yung stress of confinement. Ininspeksyon na raw ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound. Hindi naman siya overcrowded yung kanyang impounding facility. Proper naman yung size ng cage. Iniimbestigahan nila kung nagpabaya ang barangay officials pati ang pagpapakawala sa mga pusa. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumisikat ngayon ang isang singer mula Cotabato na binansagang Queen of Bangsamoro pa. Pero ang isa niyang kanta, pinuna dahil sa pagkakahawig nito sa kanta ng isang Australian singer. May report si Aubrey Carampel. Narinig mo na ba siya? Ang binansaga ng netizens na Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop na si Shaira Abdullah Alimuddin. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Lahat ng barkada mo ay may asawa na. Sadyang pihikan ba o sobra mong juicy? Kailan ka magkakapamilya? Sorry na po sa napaaray. Sa mga single, di naman siya nagtataray. Baka magsisi ka, forever kang single. Dahil sa mga linyahang yan, instant hit ang kantang mapanakit, ang forever single, Walang Jowa. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Dumami rin ang mga Shaira stan at Barmy. At ang B-pop, tila nabigyan raw ng espasyo sa mainstream platforms. Milyon-milyon na ang views at likes sa kanyang mga kanta. Malaking bagay raw para sa mga Moro singers na hirap mabigyang pansin sa music industry. Mag-asawa ka na, habang may oras pa. Pero sabay sa pagsikat, napuna ng netizens ang isang kanta niya. Ang tono kasi nito, hango sa Trouble is a Friend ni Australian singer-songwriter Lenka. Ipinarating ito ng isang netizen kay Lenka. Reply ng singer, gumawa na sila ng hakbang ukol dito. Ayon sa production team ni Shaira, tinake down muna nila ang selo sa streaming platforms. Humingi rin sila ng paumanhin. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa team ni Lenka para maging official cover version ng kanta ni Lenka, Ang Selos. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.